Hello guys, what's up? I'm here again, Vin Echo. And for today's video, meron tayong bagong i-review. Ang Sigma Art 16-28mm f2.8 DGDN. So before further ado, let's get it wide. Alright, first of all, let's talk about its physical appearance, okay? This lens is very compact. As I said to my previous video, which is we review the Sigma Art 85mm 1.4 DGDN, this lens, the 16mm to 28mm f2.8 lens, is much lighter. Alright? Kung as I said to the other video, that the 85mm is weighing somewhere to 600 to 650 grams. This lens, I think, is 420 to 450 grams only. This is much lighter compared to the 85mm 1.4 DGDN. Kung nagaangan na ako doon, guys, mas nagaangan ako dito. Second thing na napansin ko sa appearance niya, guys, is yung mga button is na less. Which is, ang meron na lang siya is yung AF and MF switch. Na wala yung nakita natin na aperture control mechanism na nakita natin sa 85 1.4, dito sa 16-28mm, guys, nawala na siya, which is a good thing kasi very compact siya. And yung aperture naman, we could control it on our camera. Third thing is the adjustment of its focal length and its focusing. Napaka-smooth niya, guys. Very smooth siya sa kamay na parang, which is hindi mo naman siya gagamitin actually unless manual focus ka. Pero kung naka-AF ka, napakabilis ng focusing na itong lens ito, guys. About its focusing motor, guys, nagamit ko siya into corporate coverage na napakabilis ng focusing motor nito, guys. Pwede siyang sumabay, lalo na sa face detection ng sensor. Sumasabay siya, guys, napakabilis. Bukod sa magaang siya, handy, napakabilis ng focusing niya. So, mapapansin ko dito sa features niya, bukod sa magaang, compact, mabilis yung focusing niya. Third thing, let's talk about its focal length. Okay? The 16-28 focal length nito, guys, is good enough. Actually, the 16mm on the full frame sensor, wide na yan eh. And napansin ko sa kanya, less yung distortion. Di katulad ng ibang ultra-wide lens na kapag ginamit mo siya into 16mm, medyo distorted na. Sa kanya, hindi masyado. Less yung distortion niya. Second thing, yung 28mm niya, which is yung kabilang dulo ng wide, even though wider pa siya, pwede mo pa siyang gamitin into portrait shot. 28 is wide na yan, pero I think it's good enough na meron kang variety from 16mm to 28. You can adjust your focal length and mapaglalaruan mo pa yung mga framing na gusto mo. Good thing siya, guys, kasi ang kasunod nito is yung 28 to 75 na Sigma DGDN or yung 24 to 70 na f2.8 Sigma Art DGDN. So yun, guys, so magkakasunod na siya, parang 3 years siya. Alright, and that's all for tonight's video. And if you want more videos like this, don't forget to follow, like, and subscribe my YouTube channel, Facebook page, and TikTok. And guys, thank you nga pala kay WD, Western Digital, for this t-shirt, and kay Lexar for this Stigna cup. So, yun nga, guys. Pakipindot na rin yung notification bell para notified ka every time na mag-upload ako ng new videos. So, yun lang, guys. Peace out! Hey!